Ganun lang. Tapos, sisil kasi natin. Masarado na ninyo ito. Meron tayo ibang dadaanan yung mga sasakyan. Kasi ang gagawin natin, palalabasin natin lahat ng sasakyan. Oh, palabasin lahat natin. Lahat ng deal. Lahat ng gate dito, sasara natin. Apat ang way dito pa. Okay, sir. No problem. Pagka ano nyo na, ilabas na natin yung mga sasakyan. Sige, sige. Pati yung mga heavy equipment muna sana, sir. Hindi, yung heavy equipment, ang gagawin natin. Iwanan na dito. Iwanan muna natin yung ano lang, yung backhoe lang. Tapos, magpapakuha na kami ng flatbed para iaangat siya. Siguro, baka abuti na ng bukas yan. Oo, pero... Pinag-alit yun ng kayo, minarasal ka na tayo. Oo, tapos sana din lalagay sa provincial office. Allegation siya na kesyo nahihirapan siyang awatin dahil private yung area. Eh, ang sa atin is private or not, still nakikita mong merong krimen na nagaganap, especially against the environment, you should have acted on it. Yun lang naman yung amin. So we are trying to look at the legal aspect nitong ginagawa natin. So we'll start from there. Well, based on our information, medyo matagal-tagal na to. May taon na rin na binilang to. Okay? Possible ba na hindi alam ng kapitan to, sir? Sa lagi na ito, sa amoy lang. Ang layo natin kanina eh. Nandun tayo sa may about 1 kilometer or so away tayo. Amoy na natin eh. So, it's impossible na hindi alam to lugar na to. Kitang-kita sa kalye. Kitang-kita siya sa highway. So, I don't think na hindi alam to ng tao rito, no? But again, let's give them the benefit of the doubt. They will be invited to DNR to explain also, and at the same time NBI will conduct its investigation also. So kaya natin hiningi yung suporta ni Chief Eric Nuki para matulungan tayo rito. Doon na sa labas natin yan, pagsara ng gate, ilabas nyo ng mga sasakyan. Tapos sa labas ng gate, sara natin padlock, tapos lagay na natin doon. So isisil na ngayon yung area dito. Pass through naman, di ba? Kasi problema yung may mga bahay dito, hindi makakauwi, di ba? So yun lang gawin natin. Yun lang gawin natin. Sige, i-ano nyo na lang doon. Ipalabas na yung mga sasakyan, please. Ano, Pemo? Pakipalabas nyo ng mga sasakyan para hindi ma-stack up dito. So ngayon, isi-seal na tong area na to. Ito yung signages na meron, no, nakalagay close na ito area. Mula ngayong araw na to. Buka-buka mo nyo. May mga ano ho yan, ongoing ho, may ginagawa ho kami. Sorry. Saka na po, anuhin ho natin. Maglalabas ho tayo kung saka na po. Paano nyo na-discover ito? Well, unang-una, may mga complaints tayo natanggap from anonymous residents dito, no? Especially yung sa tapat, yung subdivision dyan. And at the same time, yung syempre dinadaanan ng mga truck ng basura dito. So, naireklamo na. I don't think this is the first time na nagkaroon ng reklamo rin sa Talta eh. Yung una, yung galing kila Tulfo, dumaan sa akin din, tinulungan ko. Nasara yung lugar na yun. No, but now, again, ito naman uli. So, you can see na bakit dito. Okay? So, we will investigate and look into it. Kung talaga bang merong knowledge yung local government or wala. But again, we will give them the benefit of the doubt. Sa parang maraming mga bahay sa loob. Well, yan yung magpapatunay na talagang matagal na yung operasyon na to, no? Kasi most of this, ang hanap buhay is scavenger ba tawag doon? Mga lakal, no? Mga lakal, yung mga kalaykay boys. Yung mga recyclables kinukuha. So you can see talaga na merong gumagalaw para sa hanap buhay dyan. Now,
Sino nag-ooperate? Okay, lilinawin lang natin, no? Mag-umpisa tayo doon sa mga kapatid nating malilit na Juan de la Cruz, no? Well, we are sad na sakaling masara ito, mawawala sila ng hanap buhay dyan. But again, ang batas po ay para sa lahat, hindi lang po para sa mahirap o para sa mayaman. Pantay-pantay po lahat. So illegal po yan, kaya pinatitigil po ng ating pamahalaan. Mm-hmm. Now, tungkol po sa kanilang hanap buhay, I think it's about time na yan ang action na ng LGU, mm-hmm, na tulungan sila magkaroon ng maayos na hanap buhay rather than yung health risk na dinaranas nila rito. Ang tanong, sino ba yung nag-ooperate dito, sir? Well, again, we're still investigating it, no? Mm-hmm. Based on statement coming from the Menro of Tansa, sinabi niya na certain limkaw ko daw, may-ari nitong lupa. And again, we will look into it again kung talagang may knowledge din sila sa operation nito. Kasi basically ako, personally, kung sa iyo yung lupa, hindi mo naman papayagang gawin tambakan ng basura yan. Dahil, imagine, yung katapat mo, subdivision, tapos ikaw, basura. Yung logic, di ba? But again, we will try to investigate and look into it. And of course, if found meron silang kinalaman dyan, we will file cases against them. No? Ganito na po kaseryoso ang inyong gobyerno when it comes to itong sa mga illegal operation ng open dam sites, no? Pwede naman mag sanitary landfill, eh. Bakit mag open dam ka? It means meron kang gusto na makalamang ka sa ibang tao, no? Dahil ika nga eh, maliit ang binabayad mo sa open dam site kaysa sa sanitary landfill. So yun yung nakikita natin. And if that's the point, hindi natin papayagan yun dahil illegal. So, isa-isahin natin, sir, ano yung mga violations niya? Well, of course, yung open dam site. Second, yung illegal dumping. Mm. And yung pinaimbisigan pa natin, yung sa Clean Air Act, yung burning naman. Yung burning ng trash natin dyan. Bawal din po yun. So, isa-isa po ito, tignan natin. And of course, akasuhan natin. At definitely, makikita nilang seryoso na tayo. Okay. Kasi dati pinagwawalang bahala lang yan. So, isasara ito, sir. Ano mangyayari dyan sa mga tambak na basura na yan, sir? Well, kagaya kanina, nagbigay na tayo ng instruction sa Menro na kapag sila inimbitahan na sa DNR, ihanda na rin nila yung explanation nila, and at the same time, ihanda na rin nila yung plan nila for the rehab of the said area. Ngayon, ikakabit na yung tarp dito sa harapan. Parang isealed na itong lugar na to. At i-close na dito. Sa pangunguna ni Yusek Benny Antiporda. Ito yung... Urong-urong dito. Wala na po bang naiwan na sasakyan sa inyo po? Baka meron po naiwan na sasakyan. Nasaan pa, may tao sa harap. Media lang, media lang. O, baba lang, baba, baba. Wala kayo makita, wala kayo makita. Kaya, kaya, saan ka? Yan. Dito ka, dito ka, dito ka. Sir, sir. Sige, abante ka na, abante ka na, abante ka na. Yan lang, yan lang. Press, baba, baba. Press, baba, baba. Press, baba. Eh, konting respeto lang, konting respeto. Baka nga may bumasto sa inyo. Mga araw kami dito. Demo, sino magpo-possession ng sisay? Code of ethics lang. Ganyan bro, gusto ko. Ito ngayon, sasaraan doon na itong entrance. And this is sealed na ito. Sir, sakyan natin sila, baka nasa lupa. Ito labas yun. Tayo hindi nakahalis. Umiyak si Michael na dalawo. Sabihin mo parusa dahil inipot-ibot na tayo. Sir, dito harap. Sir. Dito naman, ya.
Ayan, sinaraduan na ngayon etong property na to. Ay, huwag nyo kalimutan pasalamat ang MBI, ha? Sila nag-operate ito, hindi kami, ha? Ah, MBI. MBI yung nagpagudlalo dito. Baka makalimutan nyo. Puro kay Benny at Ford, ha? Ayan, parang tatanggalin nila talaga, eh. So, ito, nilagay natin to. Nilagay natin to para masiguro natin na hindi to pasukan ulit, no? Later, they still have about 3 passageways going in, no? Sisil din natin. But of course, hindi natin pababayaan yung mga tao sa loob. Bayaan muna natin sila makasettle down. Then, dahan-dahan palisin na natin sila dyan. Para naman may rehab na rin ng area at maayos na natin to. Okay? Sige. So, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, thank you. Thank you. So, again, ulitin ko, pasasalamatan natin dito yung NBI na nag-lead din nito kasama ang Solid Waste Management Division ng DNR Environmental Management Bureau. Of course, ang PENRO nandito, ang PEMU nandito rin na sa Region 4A. And of course, ang Maritime Police nandito kasama rin natin. And of course, kayo brothers and sisters from the media and bloggers. So, thank you very much. At nandiyan kayo, yung Eco Waste Coalition kasama rin natin. Kasi kailangan na makita nila na talaga may ginagawa ang inyong pamahalaan, no? So, ang Eco Waste, hindi sila masyadong sangayon tungkol sa sanitary landfill. But again, kaysa ganitong open dump site, doon muna tayo sa sanitary landfill which will serve as the stocking area of our feedstock, no? Doon na muna, waiting for the technology, kung ano yung technology pwede paggamitan doon sa mga basura natin na natuyo na. Okay? So we will be waiting for that. Expect the best from your government. Nagagawa tayo ng paraan para ma-solve yan. And itong worst scenario na to, eh, pipilitin natin hindi na mangyari ulit dahil tuloy-tuloy po yung operation natin kasama ang NBI. Okay? Thank you very much. Thank you very much.